Good morning mga kadyosa. Walking na naman kami. Pero windy ngayon. Siyempre kasama ko lagi ang aking kalab team. Pero siyempre ang asawa ko po ay basurero. Yan po ang trabaho niya rito. Pabalik na kami ng jowa. Pero, pupunta kami sa store. Mamimili ako ng content. Ang ginaw, grabe. Dito na kami sa Walmart. Grabe ang hangin. Hindi ko mailapag ang aking cellphone. Tinatangay. Eh, vlog pa ko. Kahit mahangin. Diba? Kailangan maipakita ko sa inyo kung saan nagpupuntahan yung magandang Diyosa at ang aking kalab team. Ang tagal! Ay, Diyos ko dayot. Ayan lang ang nabili ko. Naghiwalay kami ni Jowa. Naghahanap siya ng honey. Ako naman ay nakabili na ng mga gulay. Nakatapos din kami mag-grocery ni Jowa. Pupunta kami ni Jowa sa CBS kasi meron siyang medication there. At ang aking Jowa ay cranky this morning. Right, my love? You're cranky today. Sa madaling salita, may toyo. Ewan ko kung bakit.
Ito po ang CBS, bilihan ng gamot. Yes. Ako lang naman yung magbablog para mahaba-haba ang aking vlog for today. Mahabaging langit. Nakauwi din. Grabe. Malamig na tapos mahangin pa. Ay, nako. Namantal ng konti yung aking face. Ewan ko ba, paiba-iba. Minsan hindi ako namamantal, ngayon namintal na naman, oh. Oh, 'di ba pati dila ako namamantal. Nauutal eh. Ay, nako. Kasi naman tong aking jowa, ayaw lumabas mag-isa. Yes, kaya siya cranky. Kasi, nagyayaya siya. Gusto niyang lumabas. Sabi ko, oo, lumabas ka. Eh di okay na. Aba, maya-maya. Nagbago isip, sumama daw ako. Wala na raw akong ibang ginawa, kundi gumawa ng hikaw. Hindi niya raw ako ibibili ng beads pag hindi raw ako sumama. Ay, dinatakot ako. Ayun. Kaya siya cranky. Ayoko daw siyang samahan. Naku po! Talaga naman. Ay, gutom na ako. Ang maganda nga lang yan, bumili kami ng 2 chicken sa Walmart. At tapos meron akong leftover na nilagang baboy. Ah, diba? Ay, naka. Magpapalit muna ako ng aking damit bago ako mag-init ng food. Ginaw talaga. Ready na ang lunch ng aking jowa. Yee! At syempre, para sa inyong magandang Diyos, chicken salad. And then, leftover nilagang baboy. Bago makakain, gutom na. Buti na lang may leftover ilagang baboy. Kasi nga, kagagaling lang ng ating jowa, kaya cramp siya. Kaya gusto niya umawas. May kahapon, nilutuan ko siya ng ilagang baga. Baga tuloy. Bakat baboy! Para makahigop siya ng mainit na sapaw. Yun ang dahilan. Kaya gusto niyang lumabas. Gusto niyang, hindi humigop. Makalanghap ng sariwang hangin. Yes. Buti na lang. Maraming leftover. Kakain muna kami. Ako'y gutom na. Sarap! Lumabas na naman ang aking jowa. Talagang hindi siya mapakali sa loob ng bahay. Ay, nako. Ang dami niyang naiisip gawin. Lilinisin niya raw ang kotse, pupunta raw siya sa post office, etc., etc. At nagyayaya pa. Kaya,
umisip ako ng paraan para hindi ako mapilit. Lahat ba naman ng kaldero ko na hindi naman saksakan ng dumi, hinugasan ko ulit. Ganyan ang gagawin nyo pag ayaw nyo nang lumabas at yung asawa nyo ay laboy. Linisin nyo ang mga malilinis pa. O, diba? Smart. Ay, nako. Kasi ba naman, pagkatapos lumafang, nanood pa kami ng movie, ayun pala marami na siyang naiisip gawin. At ako naman, may tinatapos akong earrings dahil nga may pa-order ako. Yes, kailangan maging business woman ang inyong donyang pagkayaman-yaman. Kaya kayo, umorder na kayo. US lang, wala pong pinasa. Mahirap magpadala doon, mahal. At sa ibang country. Hanggang USA lang ako. Yes, kasama doon ang Canada. Malapit-lapit. Ayun, nautal pa. US pa rin yan, kahit papano. Border lang ang katapat. Ang galing ng sales talk, diba? Ay nako, ang haba na ng aking video. Pero masaya naman, di ba? Lalo na kung tinatapos nyo ang aking vlog. Alam nyo ang istorya, di ba? Thanks for watching!